Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel Lakdan MD para sa isang makabuluhang talakayan. Okay? Subalit bago po ang lahat, shout out po kay Elisha or Elisha Nupom. Hello sir, pa-shout out naman po. Siya po ay from Pure Gold Apalit. Okay? So shout out din kay Romel Onasco. No, shout out po sir, more power po sa inyo at malaking tulong po para sa aming mga baguhan ang inyong mga topic. Mabuhay po kayo, God bless you po, and much thank you po. No? Shout out din kay Jenny Menyola. No? Shout out muna sir, Star Mall Security Force. Okay, so sa inyong tatlo po, no, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Elisha Nupom, Romel Onasco, and Jenny Menyola. Sana po magpatuloy ang inyong pagsubaybay at mapanood ang ating mga topics, ang ating mga video, no? At maibahagi nyo rin sa kapwa nyo po security personnel. Okay, ang tatalakayin po natin ngayon ay yung tinatawag na Republic Act number 10173 o Republic Act number 10173 o mas kilala sa tinatawag na Data Privacy Act of 2012. Ngayon, maraming nagtatanong, ano ba ang Data Privacy Act? Ano bang nilalaman? Hindi na ba tayo pwedeng magbigay ng ating mga telephone number, address, or what? No? Especially, no, itong Data Privacy Act, no, to give you a background, okay, ito ay naipasa noong June 6, 2012. Okay, at naaprubahan ng nooy ating Pangulo, Benigno Simeon Aquino III, noong August 15, 2012. Okay, yan po ay sa pamumuno ng ating Senate President noon na si Juan Ponce Enrile, at ang kanyang counterpart naman sa lower house ay si dating Speaker Feliciano Belmonte Jr. or Sonny Belmonte. Okay. Ang Data Privacy Act po ay combination ng Senate Bill number 2965 which was sponsored by the late Senator Edgardo Angara. Okay? So, at isa pa, no, ito rin ay kombinasyon nga ng Senate Bill 2965 at House Bill 4115 o yung ang version nito is Data Privacy Act of 2011, no? So, House Bill 4115, ito po ay co-sponsored, no, ni Congresswoman Susan Yap ng 2nd District ng Tarlac at Congressman Roman Romulo ng Lone District of Pasig. Okay? So, yan po yung Data Privacy Act, no? Basically, ano ba yung Data Privacy Act? Yung kanyang pangalan talaga, no? An act protecting individual personal information in information and communication system in the government and the private sector, creating for this purpose a National Privacy Commission and for other purposes. Okay? So basically, ang batas na ito ay naglalayong proteksyonan yung mga personal information, no? Sensitive and privileged information, no? Both in the government and the private sector. So kasama rito yung mga kumpanya pong pinagtatrabahuan po natin, no? Kaya kung minsan maririnig nyo, hindi pwedeng magbigay ng kahit o basta, hindi tayo pwedeng magbigay basta ng anumang mga impormasyon kung meron mang nagtatanong, di ba? So, yan po ay nasa pangangalaga, no? Especially, ano ba yung sakop niya? Yan yung mga impormasyon, halimbawa, no? Yung mga kuha po ng CCTV footage. So, bahagi po yan ng personal information, personal data, no? Yung mga 201 file ng amang mga empleyado, di ba? Mga kontrata, no? O yung tinatawag sa ilan, mga memorandum of agreement, company profile, agency profile, di ba? Mga resulta ng investigation report, okay? So, information report, no?
So bahagi po 'yan ng tinatawag na no, personal information. Anumang bagay. Anyway, i-define naman natin 'yan dito no, as we go along the discussion. Actually, isa ito sa mahaba-habang topic din po, no? So ito po yung kopya no ng Data Privacy Act of 2012, no? At alinsunod po diyan, no? May mga inilabas din silang advisory, no? Especially doon sa mga CCTV operator, no? Hanggang saan ba yung pagbibigay ng impormasyon, di ba? So i-define din natin dito, no? May definition of term, yung ilang mga termino na pwede nating na magagamit at maririnig nyo. Di ba? So basically, ano ba yung pangkalahatang pulisiya, no? So under section 2, no? Chapter 1 section 2, yung general provisions, no, ng Data Privacy Act. Section 2, nandiyan po yung declaration of policy. Okay? So nakalagay po diyan, it is the policy of the state to protect the fundamental human right of privacy of communication while ensuring free flow of information to promote innovation and growth, no? The state recognizes the vital role of information and communications technology in nation building and its inherent obligation to ensure that personal information in information communication systems in the government and in the private sector are secured and protected. So basically, ang batas po na ito ay bilang inihahanda ang ating bansa, no, in the age of digital technology, no, digital information technology. Na kita nyo ngayon, di ba? Sa social media, napakaraming mga hacker, di ba? Minsan magugulat ka, yung number mo papadalhan ng kung ano-ano mang mga promo or what, eh hindi ka naman nag-register sa mga ganon, di ba? So basically, itong Data Privacy Act, medyo tingin ko medyo huli na rin, no? Pero kahit papaano, at least nabigyan ng pansin ng gobyerno, no? Kasi sa security po, para po sa kaalaman ng ilan dito, sa security po, long way ago, no? Meron po tayong tinatawag na protection on sensitive information, no? So isa po 'yan sa topic natin nung tayo po ay kumuha ng industrial security management, no? Ngayon po, dahil sa pagkakapasa ng Data Privacy Act of 2012, nabibigyan na po ng hugis, no? Basically, yung mga dating minumungkahin natin na pagpapapirma ng non-disclosure agreement sa mga empleyado na nangangalaga sa mga personal information tulad halimbawa ng ating mga human resources department o yung mga HR personnel. O, dapat po sila, pumipirma sila ng mga non-disclosure agreement, no? Pagdating po sa mga kontrata at doon sa mga personal information ng mga empleyado. Kasi napakahalaga po, di ba, ng impormasyon na yan. Imaginin nyo po kung yan ay mahak or makuha ng mga unauthorized person, di ba? Gamitin sa kung saan. Kaya nga ngayon, especially sa mga bangko, no? However, ito naman sa Data Privacy Act, no? Nililinaw din naman dito na kung ano man yung mga naunang batas na halimbawa yung mga tinatawag na Anti-Money Laundering Act, mga ganyan, Secrecy of Bank Deposits Act, di ba? So yan naman ay hindi rin ano, effect yan, no? Yan naman ay hindi sakop dito. 'Di ba? So ibig sabihin effect pa rin yan, Credit Information System Act, no? So nakasulat po yan sa dito rin sa batas na to under section 4, no? Nandiyan po yung scope. Okay? So anyway, tatalakayin po natin yan, no? As long as we go along the discussion. Okay? Hanggang saan yung sakop? 'Di ba? Paano ba pinoproteksyonan, no? Ano ba yung karapatan ng isang data subjects, 'di ba? Okay? So, yan po yung tinatalakay sa Data Privacy Act. Okay? So, medyo mahaba po sa ngayon po. Yan po muna as an introduction. So, abangan niyo po yung susunod na video para po dun sa definition of terms. Muli, maraming salamat. Stay safe, be alert, and be aware.